iyong pangako niya sa minay na. Sinauna mong hangarin ang taong ay tubusin upang siya ay makapiling mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukubkob upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito, makikilala nilang ako'y suma sa iyo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdadala ng kaban ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit hihinto at pagtungtong ninyo sa tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao, halikayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos. At sinabi niya sa mga tao, dito ninyo malalaman na suma sa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang kaban ng tipan ng Panginoon, ang Panginoon ng sangkalupaan. Ay mauunang itatawid ng ilog Jordan kapag ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan ay tumuntong sa tubig. Titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kamparmento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang agos sa hulo at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng sartan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay
sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan. Tuyo ang nilalakaran nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula na noon, ang lupaing Huday naging dakong banal at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Alleluia. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan noon ay humimpil. Maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig. Pati mga burol nanginig na parang tupang maliliit. Alleluia. Ano ang nangyari at ikaw o dagat wala nang daluyan? Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara at ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Alleluia. Pasikatin kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa amin. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Naniklohod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari
at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus sa mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay buksan natin ng mabuti ang ating mga puso at isipan sa ipinahayag sa atin ng Poong Jesus Nazareno, lalo tigit sa araw na ito. Pero hayaan niyo po, nabalikan ko lang po yung turo sa atin kahapon. No? Tayo po ay binigyan, pinayuhan ni Jesus kung paano natin mapanunumbalik yung ating relasyon bago pa man ito masira. Kaya nga ang sabi niya, kapag nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, may sinabi siya ng mga dapat gawin. Kausapin muna. Pag hindi nakinig, magsama ka ng iba pa. Pag hindi pa rin nakinig, idulog mo na sa komunidad. Pag hindi pa rin nakinig, nagmatigas pa rin, doon mo siya ituturing na parang hintil o pagano. Nagawa mo na ang iyong tungkulin para itama o kaya para, kumbaga, saluhin pa, no, yung inyong relasyon. Ngayon naman, dun sa tanong, siyempre, no, ginagawa mo naman yan, pero yung tanong nga ng karamihan, hanggang ilang beses ko bang patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa atin? Ulitin ko po, pag sinabing kapatid, hindi lang ito basta yung kadugo, kapamilya, kundi kapwa natin, mga tao din na katulad natin. Yung tanong, kung sakasakali lang na umaabot din tayo sa puntong ito na ayaw na natin, kasi ang sinasabi nga natin, paulit-ulit na lang niyang ginagawa. Di ba? So, yung sagot ay binigay naman ni Jesus sa atin. Sabi niya, hindi lang 7 beses, kundi 70 ulit pa nito. So, hindi, mahirap kasi kung no, nagbibilang tayo kung nakakailan na eh. Kasi bilang tao, kadalasan, naglalagay talaga tayo ng limit. Kung hanggang kailan lang, hanggang saan lang. Malinaw din naman dito kasi sa Ebanghelyo kung no kung ano yung ating dapat gawin. Kasi paano mo nga naman patatawarin ang isang kasalanan o ang isang tao kung hindi naman humihingi ng tawad? Kasi ang tanong, ilang beses ko bang patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala? So merong usapin na kapag humingi ng sorry, humingi ng tawad, patawarin. So kung hindi humingi ng tawad, para bang labas ka na dun. Pero ang issue, ang dapat natin pagtuunan ay kapag humingi ng tawad sa iyo, doon tayo hindi dapat nagsasara o naglalagay ng limit, hindi na, kota ka na, hanggang dyan na lang, wala na akong ibibigay na kapatawaran sa iyo. Hindi ganun ang
ang tinuturo ni Jesus sa atin na kanyang ipinapakita naman sa atin. Na tayo, bilang mga tao, may kahinaan, paulit-ulit din tayong nakakagawa ng kasalanan, pero sa paulit-ulit din nating paghingi ng tawad sa Diyos, paulit-ulit din niya tayong pinatatawad. Higit pa sa mga unlimited offer, no, ng mga cellphone, ng mga internet, ang pagpapatawad ng Diyos ay walang hanggan para sa mga taong humihingi ng tawad. Kaya nga yung halimbawa na may pinatawad siya, pero yung pinatawad niya, hindi naman nagpatawad. So, hahatulan tayo ng Diyos pagdating ng araw. So, sana po, no? Huwag nating isara ang ating mga puso sa pagbibigay ng patawad, lalo tigit sa mga taong humihingi ng tawad sa atin. Dahil tayo rin ay patuloy na nagkakasala, pero patuloy din tayong pinapatawad ng Diyos sa tuwing tayo po ay humihingi ng tawad sa Kanya. Ilang beses? Walang limitasyon. Ilang beses? Huwag ka nang magbilang. Kasi kapag nagbibilang, maaalala mo lang na maaalala ang mga ginawa sa iyong noong nakalipas. So, maganda po, no? Sana pagdasal natin na tayo po ay laging magkaroon ng lakas ng loob na humingi ng tawad, lalo tigit, mas maging malakas ang loob natin sa pagbibigay ng pagpapatawad. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapagdulot ng pakikipagkasundo sa daigdig ang kanyang bayan na nakadama ng kanyang pagpapatawad. Ang ating pong itutugon, Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang bayan ng Diyos na pinalaya ng dugo ni Kristo, naway hindi magkahiwa-hiwalay at mamuhay sila sa pagkakaunawaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga may dinaramdam o sama ng loob, bunga ng mga kalupitan at pagkakamaling ginawa sa kanila. Naway huwag magkimkim ng hinanakit sa kanilang puso, bagkus maging bukas sa kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nahihirapang magpatawad, naway mapagtanto at maunawaan ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa at matutong makapagpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nakadarama ng malalim na sugat ng pisikal at espiritual na pagkakamali, naway makatagpo ng kagalingan sa pagpapatawad ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga tapat na namayapa, naway patawarin sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling may pagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Paghanda ng mga
ay narito po. Ang malakati na pa'y dalasal harho, anyo'y magiging tunay dukumot katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binagati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Usbusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Tinikis ng iyong anak,
para sa akin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagkakinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.